Salamat sa Diyos. Amen. Kahit sa bagyo. Kahit sa bagyo, dahil umulan, nakakapasok pa rin tayo sa ano. Wow! Simbahan. Sa upala niya ngayon, no? Walang ulan. Minuos na niya lang. Kaya, tsaka sa, ano, sa trabaho ko, minsan, dumanas din kami ng parang dumating na sa ano sa biyahe na muntik na rin ng ano disgrasya. Nagpray lang ako sa ano, Panginoon na wala naman sana mga nangyari. Ano, nagpasalamat rin ako, wala na. Hindi naman natuloy. Hindi naman natuloy yung muntik na kaming mabangga. Sa araw-araw na mga ano, mga grasyang binigay sa Diyos ng Bakit. Amen. Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesus. Amen. Tunay nga po na ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na ipinadarama sa ating lahat. Amen? At tulad ng nauna ninyong nasabi na hindi magiging sagabal o dahilan anumang klase ng panahon na mayroon tayo. Amen? Kasi sabi doon na in good times or in bad times, we always thanks the Lord, we always praise Him. Amen? Sa akin naman, sa aking buhay, ano, talagang patuloy na nararamdaman ko yung kabutihan ng ating Panginoon. Dahil yan ang kanyang pangako na every situations, whatever situations you have, you are in bad or in good, I am always with you, sabi ng Panginoon. At yan yung mga salita na aking pinanghawakan. Actually, uuwi po sana ako ng probinsya kasi long weekend, di ba? At sabi ko kay Papa, uuwi ka at susunod ako dahil maglilinis ako ng bahay. Dahil yun ang hilig ko talaga, maglinis ng bahay. At ayusin yung mga dapat ayusin doon. At pero hindi ho ako nakauwi, mga kapatid, dahil nga po sa nangangailangan yung isang manugang ko na doon muna ako sa bahay. Palipat-lipat po ako, mga kapatid, sa mga anak ko. Puro may mga anak yan at puro cesarean pa. At wala ko silang kasama. Ang ginagawa ko, kay Ruth Andon, ako talaga nag-steady kasi siya yung naunang nanganak. Tapos nanganak yung isa, si Sarian ulit. At yung kasambahay nila, kasama nila. Kaya kung mayroon kayong alam, pwedeng i-ano nyo sa akin. Kasi actually naghahanap ako ng dalawa para doon sa isang anak ko rin. Doon sa isang anak kong lalaki. Tapos dito, yung kasama po nila sa bahay kasi ngayon, hindi marunong mag-alaga ng bata. Takot siya. So, ang gawin lang niya, maglaba. Maano yung ano niya, trabaho niya kasi magaan kasi wala naman talagang nililinis dun sa bahay dahil malinis talaga yung bahay nila. Tapos yung paglalaba niya, ano lang, pasok lang yung damit, labas na, tuyo na. So, mga kapatid, ako yun, nagpapasalamat sa Panginoon dahil yan ang lagi kong ipinagdarasal na huwag kong pabayaan ang mga mahal ko sa buhay. Mga apo ko lahat, I always pray for them every time na nagpre-pray ako kasama yan. At nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil sa kabila ng mga kalagayan po nila sa hirap sa mag-alaga sa bata. Napakahirap po talaga mag-alaga ng bata, lalo pag iyakin yan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng kalakasan. Biri mo, hindi ako matulog. Hindi po kayo matulog dahil ayaw magpababa ng bata. Alasin ko na, di ba ho kami tulog. Tapos yung panganay, pang-apo, naglalaro, ginagawa niyang araw yung gabi. At salamat, sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi sa tanda kong ito, at nakakaramdam na po ako ng mga maraming sakit-sakit sa buto-buto. Amen. Pero yung lakas na patuloy niya yung binibigay sa akin is talagang napakabuti.
mabuti niya. Wala akong nasasambit sa kanya lagi, kundi yung pasalamatan siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Talagang we really need Jesus in our lives. Kahit anong mangyari, wala ho tayong dapat may pagmalaki sa kanyang harapan. Amen. Dahil sa kanya ang lahat. So, thank you Lord for everything you have done to us, to everybody. God, tunay nga po na napakabuti mo at tapat ka sa iyong pangako. To God be all the glory. Thank you so much. Salamat sa ating Panginoon na maraming pinagpala. Dalawa lang tinawag ko pero naging tatlo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sino pa? Tagtagan natin. Okay, salamat sa ating Panginoon. Ako ito. Pati nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Napakahirap sa aming sitwasyon kagabi mga patid. Akala namin yung bubong namin ay tangay na. Sabi ko, matutulog tayo nito sa doon sa ibang bahay kasi kasama tayong lumipad. Yung bahay, paglilipad, siyempre kasama kami. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hanggang tuhod niya ang bahay na doon. Hanggang dito pala, pigi, mga kapatid. Na binibidyohan ko nga eh kasi nga, pagbaba namin, hindi talaga kami kaya nagpaana lang ako papunta dyan sa labasan mga kapatid at nagsapatos na lang ako pagsakay ko na napakahirap pero mga kapatid hindi hadlang ang baha mga kapatid. Sabi ko nga makapunta ako ng simbahan nito talaga magpaana ako kasi hindi ko alam ang baha mga kapatid pero salamat sa Panginoon mga kapatid na lahat ng mga prayer natin ay sinagot tinugon ng Panginoon na hindi siya tapat ang ating Panginoon sa ating buhay. Sa may mga sakuna man o andun ang Panginoon mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng anak tayo niya mga kapatid. Praise the Lord. Walang pagtatagal? Break time ba? Bumunod po na tayo ng assignment. Okay. Assignment po na. Prayer fasting ba? Okay, sino may gusto ng blessing? Announcement mo na? Sa GC na lang. Bus na lang daw sa GC, sabi ni Pastor. Ang mga announcement. Wala na. Okay. Salamat sa Panginoon. Break pa muna. 5 minutes break muna tayo mga kapatid. Kung sino yung gustong umihi, umihi na ngayon. Kasi mamaya wala nang bababa pa. Wala nang bababa. Makikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Lahat na ito mga kapatid, break time muna tayo mga 5 minutes. Okay? Kaya natin yan. Okay, salamat sa Panginoon. Tayo muna yung mag-break mga kapatid. God bless.
Sound. Sound check. Praise. Sound. Sound. Praise. Good morning mga kapatid. Good morning po. Kumusta po kayo mga kapatid? Hindi ba kayo nabagyo? Yung iba lumangoy mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Remind ko lang kayo mga kapatid, ngayon po ay 30. Amen. So alam niyo na po kung ano yung mga obligasyon niyo mga kapatid. Praise God. Tayo po ay nakalikom pa lamang ng 1,600 something mga kapatid. So, medyo... So, 3,000 na. So, meron pa tayo mga humigit kumulang mga kapatid na dapat nating bunuan. Amen? So, kung sino po yung mga wala pang sweldo, pag-pray natin mga kapatid na sumweldo na kayo. Amen? Praise the Lord. At this coming Sunday mga kapatid, mag-meeting tayo para sa ating anniversary. Amen? Pero bago tayo mag-meeting sa ating anniversary, bayad mo tayong upa. Baka pag-meetingan natin anniversary, pero wala naman tayong simbahan lang mga kapatid. Praise God. So, yun lamang mga kapatid. And remind ko lang po ulit, this coming Friday, tuloy po natin yung ating Beatitudes na topic mga kapatid. Sa Mateo chapter 5, verse 7 na tayo mga kapatid. At ang ating exhorter, Sister Flor. Mateo chapter 5, verse 8. Si Sister Amy Lordan. Amen. And yung mga iba po is announced na po natin the following Sunday, mga kapatid. Praise God. And then yung assignment po natin sa Sunday, mga kapatid, is ipopost ko po sa ating GC para malaman nyo po ng mas maaga. Amen. So, meron ba kayong gustong sabihin? Happy long weekend! Happy long weekend! Nadagdagan, nagbagyo pa kasi mga kapatid, kaya nadagdagan pa ng isang araw. Amen. So, salamat sa Diyos. Yung iba kinapos ng budget, yung iba kinapos ng hininga. Pero salamat sa Diyos mga kapatid, buhay tayong lahat. Amen.
Praise God. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung merong mang dalawa. Amen. At nagkaisa, asahan natin na nandoon ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Meron man, meron konti man tayo o marami mga kapatid, same God yung ating sineserve. Amen. Same God, mga kapatid, yung ating pinagsisilbihan. Praise God. Ano man ang sitwasyon natin sa ating mga buhay, huwag tayong malungkot dahil kasama natin ang ating Panginoon. Wala naman tayong ibang inaasahan, mga kapatid, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung wino-work out natin. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayong umagang ito, mga kapatid, asahan mo na kasama mo ang ating Panginoon. God bless po. Promote ko lang din, mga kapatid, sa ating music ministry, meron tayong ditong box. Yan, dito po yung, ito po yung nagpapalamig sa atin. Tuwing Linggo at Friday, mga kapatid, pwede po kayong maghulog dyan. Any amount, mga kapatid, praise God, basta pera. Salamat sa inyo, mga kapatid. God, mga kapatid, gusto ko lamang din po magpasalamat sa ating Panginoon na sa aming pamilya po kasi ano, palit-palit lang talaga kami nagkakasakit. Yung ano, nauna po ko nagkasakit, tapos ngayon sila nung si Tuper ang last. Pero nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil binibigyan pa rin tayo niya ng lakas sa araw-araw. And ako po ay aawit para sa ating Panginoon. Ang title po ay Grace. Power of my daily sufficient.
The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all. How far your forgiveness abound, and you answer my child, I love you, and as long as you seek in my face, you walk on the power of my daily sufficient grace. You are sufficient. Kapatid, hallelujah, let's worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. We stand here, Lord. For who you are. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Soaking here in your presence, thinking all the good things we have done. Just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful.
Thank you.
Jesus!
worship you. Panginoon.
dakilain ka, purihin ka, Panginoon. Lord, hayaan mong mahayag, O God, ang kalooban mo sa umagang ito, Panginoon, sa bawat isa. Lord, kami, Panginoon, ay nagugutom sa iyong mga salita, Panginoon. Pusugin mo kami, O God, hallelujah. Tulungan mo kaming unawain, Panginoon, ang bawat salitang maririnig namin, O God, sa umagang ito. Basbasan mo at pagpalain, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. God. Hallelujah. Samahan niyo ako, mga kapatid, sa Genesis chapter 3 verse 6, mga kapatid, hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Genesis chapter 3 verse 6, 7 hanggang 13, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay tayong magbasa, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Verse 8, praise God, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno na doon. 9, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil lubad ako. Next verse, 11. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinasabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi ang ibinigay nyo bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako. And then punta tayo sa bagong tipan, mga batid, sa Luke chapter 19 verse 10. Ang sabi doon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Iniiling ko manalangin ng aking may bahay sa pagkabasa ng salita. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Bago ka mo po, sabihin mo sa katabi mo, nasa ang kanulinggo. Praise the Lord. Ano ang bagyo yung ano, mga kapatid? Bakit?
Paeng. Si Bagyong Paeng, mga kapatid. Amen. So, kumusta po yung mga lumangoy? Amen. Praise God. Yung mga nagtanggal ng mga tubig sa kanilang mga tahanan, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise God. So, salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Bagaman, ang mindsetting kasi natin, mga kapatid, sa pagpunta sa simbahan, nag-i-start yan ng Sabado. At kung may bagyo, nag-iisip ka na kung pupunta ka o hindi. Di ba, mga kapatid? Amen? So, yung Sabado talaga, mga kapatid, napakahalagang araw yan para mag-prepare tayo. Kagaya po, mga kapatid, pag birthday, pag may kasal, di ba Sabado pa lang nagpa-plancha na tayong damit, nagpapalinis na tayo ng mga kuko, nagpapapedicure, nagpapamanicure, nagpapahaba na tayo ng mga pilik mata, pinapaganda na natin yung ating mga kilay, mga kapatid, nagpapakulot na yung iba, nagpaparimbad na yung iba. Yung Sabado talaga, mga kapatid, before the day, mga kapatid, talagang yan yung pinaka preparation na araw, mga kapatid, para sa event. Amen? Kaya hindi na tayo magtaka, mga kapatid, na kung yung iba wala, amen, eh chat na lang natin sila mamaya. Sabihin natin sa kanila mamaya, sayang, wala ka. Amen. Praise God. So, akmang-akma, mga kapatid, yung aking topic, yung ating topic ngayon, mga kapatid, na binigay ng ating Panginoon. Praise God, sapagkat in time siya, mga kapatid. Amen? Maraming dahilan bakit maraming Kristiyano, mga kapatid, ang hindi nagsisimba o pumapasok sa simbahan. Amen? Lalo na ngayong panahon ng pandemic. May pandemic pa ba? Ano yun? Nagla-live siya. Sa akin ba yan? Praise God. Pandemic pa ba, mga kapatid? Parang narinig ko yung boses ko sa kabilang mundo. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Anyway, mga kapatid, tayo ko magpasalamat sa mga kamag-anak ko po na naaabot ng ating online service. Alam niyo po, wala talaga akong time para sa kanila. Kasi yung time ko para sa inyo talaga, mga kapatid. Pero dahil sa online, nare-reach out ko yung aking mga kamag-anak sa province, sa ibang bansa, mga kapatid. Amen. So, salamat sa ating Panginoon dahil may pandemic. Kung walang pandemic, di naman tayo natuto mag-online, mga kapatid. Amen. Dati pa selfie-selfie lang tayo, pa picture-picture. Amen. Pero dahil sa pandemic, mga kapatid, marami tayong natutunan. Amen. Pero yung iba, mga kapatid, ginagawa nilang dahilan yung pandemic para hindi talaga dumalo. Amen. Ang sabi ng survey, mga kapatid, ang sabi ng pagsusuri, 1/3 daw, amen, ng mga dating nagsisimba ay tumigil na dahil sa pandemic. Amen? Malaking problema ito, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Praise God, kung hindi na po nakakadalo ng church. Malaking problema sa isang tao, mga kapatid, ang hindi pagdalo. Amen? Sa gawain ng ating Panginoon. Kung ang isang ospital, mga kapatid, ay punong-puno ng pasyente, yung mga fast food, mga kapatid, pinipilahan, praise God, willing to wait, mga kapatid, kahit 30 minutes na lutuin yung chicken, mga kapatid, willing to wait talaga sila, mga kapatid. Pero bakit sa panambahan, mga kapatid, hindi natin nakikita yung willing to wait? Amen? Praise God. Noon, mga kapatid, praise the Lord, noon pwede nating i-assume na lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, mga kapatid, ay naiintindihan kung bakit kailangan nilang mag-church. Amen? Bakit ngayon, mga kapatid, ay mas marami ang mga taong nagsasabi na Kristiyano sila, pero hindi naman sila umaaten sa church? Praise God. At kahit nga dumadalo, mga kapatid, kokoonti pa rin yung nakakaintindi na talaga sila ay Kristiyano nga. Amen? Praise God. Kaya wag nating isipin, mga kapatid, na ang pandemic talaga ang dahilan kung bakit wala yung katabi mo ngayon. Amen? Hindi po talaga yung pandemic ang
dahilan kung bakit wala yung kasama mo nung Sunday. Praise God. Amen? Sapagkat gumawa talaga siya ng paraan para hindi makadalo. Amen. Praise the Lord. Kung wag nating ating iisipin, mga kapatid, ang sabi ng kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amen? Amen. Praise the Lord. Tulog niya ata kayo, mga kapatid. Amen. Dahil natin po, mga kapatid, yun na talaga ang mindsetting nila. Kahit wala namang pandemic. Amen? Praise God. Million-million, mga kapatid, hindi lang sa church natin, marami, mga kapatid. Amen? Na hindi naman talaga committed sa pagdalo. Praise God. Ginagawa lang dahilan, bagyo, yung mga taga-tupdangan, naglalakad yan, mga yan, mga kapatid. Kahit na Friday night fellowship, meron naman silang mga pera, biniyayaan naman sila ng Panginoon, pero naglalakad pa rin sila, mga kapatid. Amen? Ganon sila kakomited sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Ang totoo kasi, mga kapatid, alam nyo kung bakit may COVID, mas pinabilis niya yung technology. Amen? Mas pinabilis niya, mga kapatid, yung mangyayari sa loob ng isang taon, nangyari sa loob lamang ng dalawang taon. Amen? Yung system upgrade natin, mga kapatid, napakabilis. Praise God. Dati, nasa ano lang tayo, lower sa mga computer levels natin, mga kapatid. Ngayon, kung ano-ano ng mga series ang lumalabas, mga kapatid, anong generation na yung pinaka-latest. Amen? Praise God. Samantalang dati, mga kapatid, nabubuhay lang tayo sa mga black and white na computer. Amen? Nung nag-aral ako ng computer servicing, mga kapatid, Windows NT pa ang gamit namin, mga kapatid. Windows XP. Ngayon, mga kapatid, may Windows 11. Tapos papalabas na yung 12, mga kapatid. So, napakabilis ng mga pangyayari, mga kapatid. Amen? So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kung ating naiintindihan na malapit nang dumating ang Diyos, naiintindihan natin yung mga pangyayari sa palibot natin. Amen? Kung tayo ay malalim sa salita ng ating Panginoon, makikita natin, mga kapatid, mabibiyo natin, nakikita na natin yung dulo, mga kapatid, kung anong mangyayari sa mundong ito sa sobrang bilis ng technology. Amen? Ang sabi ng salita ng Panginoon, praise God, at lahat ng mga mangangaral, ang sinasabi nila, mga kapatid, na kapag ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay naipangaral na sa buong bansa, yan na yung sign na malapit na talaga ang Panginoon. Buong mundo. Amen? Worldwide, mga kapatid. At ang internet, nagagawa yan ngayon. So, malapit na talaga si Lord. Kung hindi pa kayo handa, maghanda na kayo, mga kapatid. Praise God. Minsan napapag-usapan naming mag-asama, malapit na, mag-asawa, malapit talaga ang Panginoon. Amen. Kahirapan, gutom, mga sakit, mga dilubyo, mga kapatid. Kasama yan, mga kapatid. Praise God. Sa mga palatandaan na malapit ng ating Panginoon. Napakabilis, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya hindi po totoo na yung pandemic o yung COVID-19, mga kapatid, ang nagpapatigil sa isang tao para dumalo sa simbahan. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Natatakot lang siya, mga kapatid, at ginawa lang dahilan. Amen? Praise the Lord. Sinamantala din niya ng ating kaaway, mga kapatid. Sinamantala din niya ng demonyo, mga kapatid, upang sa ganon, praise God, mapigilan yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Tandaan nyo, yung pinakamaliit na detalye, pinakamaliit na paraan gagawin ng kaaway yan para mapigilan ka lang na magpuri sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil ang gusto ng kaaway, siya ang purihin mo. Gusto ng kaaway, mga kapatid, siya yung itaas mo.
hindi ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, maging maano tayo, maging maalam tayo. Amen. Pakiramdaman natin, mga kapatid. Praise God. Usisahin natin yung mga nangyayari. Ano man tawag nito? I-analyze natin. Amen. Praise God. Lagi nating naririnig, lagi nating nababasa, mga kapatid. Amen. Na ang Diyos malapit nang dumating. Kung malapit nang dumating ang ating Panginoon, mga kapatid, tignan natin yung mga signs. Amen. Praise God. Ang plano ng demonyo, mga kapatid, ay wasakin at guluhin ang bawat mananampalataya sa loob ng simbahan. Wala siyang ibang gagawin, mga kapatid, kundi mag-distract ng tao. I-distract niya, mga kapatid. Amen. Praise God. Kahit nga nasa loob ng simbahan, mga kapatid, minsan ginugulo tayo ng kaaway. Nililibang niya tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Minsan mapatingin ka sa preacher, ang gwapo-gwapo naman ito. Pagka ganun ang naisip mo, mga kapatid, hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng preacher. Amen? Praise God. Hallelujah. Lahat ng paraan, mga kapatid, ginagawa ng kaaway upang magkaroon tayo na madistract tayo, mga kapatid. Amen? Pero kung tayo'y malalim sa ating Panginoon, praise God, tayo ay merong maalab na pagmamahal sa ating Diyos, mga kapatid, alam natin at nararamdaman natin na malapit nang bumalik ang Diyos. At maghanda tayo, mga kapatid, praise God, sapagkat yung mga bagay na tinatangkilik natin, iiwanan natin yan. Yung mga bagay, mga kapatid, na meron tayo, hindi natin madadala yan, mga kapatid. Yan ang magpapabigat sa atin sa langit. Kaya iwan natin dito sa lupa, mga kapatid. Amen? Marami ang nagsasabi, mga kapatid, na dahil sa pandemic, nawalan sila ng trabaho, totoo naman, nawalan ng kabuhayan, totoo yun. Majority, mga kapatid, sa survey, mga kapatid, ay nawalan ng pagkakitaan. Praise God. Pero mga kapatid, huwag tayong mag-focus sa negative side ng pandemic na ito. Mag-focus tayo, mga kapatid, praise God, sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin kahit merong mga ganitong pagsubok sa buhay natin. Amen? Praise God. Mag-focus tayo sa mga bagay, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos sa buhay natin na kahit nakakaranas tayo, mga kapatid, ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Yung mga lockdown na nangyari sa atin, mga kapatid, naranasan namin yan, mga kapatid. Nilockdown namin yung sarili namin dahil nag-positive kami. Dalawang beses lang ba? Yung pangatlo, hindi na kami, normal na sa amin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Talaga namang nakakagulat, mga kapatid, yung pangyayari. Malaya tayo. Ang last na pinuntahan namin, mga kapatid, pumunta pa kami ng Davao. Tapos pagbalik namin, iba na yung, nag-iba parang yung from, ano ba yun? Na-twist lahat, mga kapatid. Di ba, napakasaya. Tapos biglang ganun yung nangyari, parang nabaliktad lahat, mga kapatid. Hindi na malaya ang tao. Nung kalagitnaan ng pandemic, naisip ko, hindi na malaya ang tao. Wala nang kalayaan ng tao. Amen? Praise God. Pero dahil, mga kapatid, sa pag-asang ibinigay ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid, praise God, ibinabalik niya, nire-restore niya kung ano yung mga nawala. Amen? Praise the Lord. Maraming nawalan, pero mas marami ang pinagpala. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, nag-isip tayo ng mga negative na bagay dahil sinusubok tayo, mga kapatid. Pero isipin natin na yung mga pagsubok na yan, after nyan, merong biyaya na galing sa ating Panginoon. Praise God. Basta tandaan natin, mga kapatid, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng karera mo, at pinagpatuloy mo yan, makakarating ka sa finish line. May trophy ka sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. At kapag naputol, mga kapatid, o nahinto, praise God, ang nakagawian natin dahil may lockdown, may hirapan tayong makabalik kung hindi tayo malalim sa ating Panginoon.
Amen? Kapag tumigil ka sa isang nakasanayang bagay, mga kapatid, mahirap talagang balikan. Mahirap na bumalik, mga kapatid, sa church. Praise God. At mas mahirapan ka rin bumalik kung wala talaga ang ating Panginoon sa iyo. Amen? Pero makikita natin, mga kapatid, na hindi naman talaga yung takot sa COVID, mga kapatid, ang pumipigil sa isang Kristiyano upang mag-attend ng church, kundi, mga kapatid, mismo sa kanilang sarili, nasanay na sila na minsan meron, minsan wala. Amen? Maraming dahilan, mga kapatid, maraming dahilan para hindi bumalik sa church. May nabasa ako, mga kapatid, 10 ways to kill the church. Grabe yung mga nandun, mga kapatid. Praise God. Yung palang pagpunta mo sa... Merong isa dun, mga kapatid, na yung pagpunta mo sa church, tapos napakaseryoso mo, hindi ka pumapalakpak, hindi ka mangumingiti, pinapatay mo palang church. Amen? Merong isa dun, yung 10 ways na yun, merong isa dun, mga kapatid, na dumalo ka sa church, tapos nakipag-chismisan ka lang, pinapatay mo palang church. Grabe, mga kapatid. 10 ways to kill the church. So, hindi na nag-glorify ang salita ng Panginoon, kundi kayo na yung bida sa loob ng church. Amen? Huwag natin gawin yon, mga kapatid, dahil ayaw ng ating Panginoon. Naalala nyo, mga kapatid, praise God, nung time na nangangaral ang ating Panginoon, nadatnan niya sa templo, mga kapatid, ang ginagawa ng mga tao, mga kapatid, nagbebentahan, nagbebentahan sila, nung parang kasi yun, nagpapalitan sila ng hayop, mga kapatid. Nagalit ang ating Panginoon. Praise God. At anong ginawa niya, mga kapatid? Binaliktad niyo yung mga dapat baliktad rin doon, mga kapatid. Praise the Lord. Huwag niyo antayin, mga kapatid, na yung mga paa niyo pumunta sa taas, mga kapatid, dahil babaliktad rin ka ng Panginoon pag ginawa mo yun sa kanya. Templo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So maraming dahilan, mga kapatid, ng isang tao, ng isang Kristiyano, mga kapatid, praise God, marami siyang excuse. Hallelujah. Marami siyang mga alibay, mga kapatid, kung bakit hindi siya regular na nasa church. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero dapat, mga kapatid, lahat tayo may isang pinupuntahan. Meron tayong iba't ibang pagsubok sa buhay, mga kapatid. Pero dapat meron tayong isang tagpuan lang. Amen? Praise God. Kita niyo yung mga may sakit, may cancer, lahat ng uri ng cancer, saan ba sila? Meron silang isang tagpuan, sa hospital. Amen? Yung mga nagugutom, anumang klaseng gutom yan, mga kapatid, meron silang isang tagpuan sa kainan. Amen? At tayo, mga kapatid, bilang isang mga Kristiyano, kung ang ating mga kaluluwa, kung ang ating mga espiritu, mga kapatid, ay empty, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Praise God. Two heads are better than one. Kung mag-isa ka lang na nagpipray, okay yun. Pero mas okay kung mas marami kayo. Amen? Praise God. Kasi ang sabi niya, mga kapatid, no man in the island. No man is an island, mga kapatid. Praise God. Kaya dapat, mga kapatid, kapag araw ng pagsamba, samba tayo. Amen? Mag-church tayo. Yes, amen. Amen? Kung araw ng pagsamba, mga kapatid, dapat nakafocus tayo sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kung araw ng pagsamba, mga kapatid, dapat yung ating vision, mga kapatid, nakatuon lamang sa Diyos, ano bang gagawin ng Panginoon sa buhay ko? Amen. Praise God. Naalala ko, mga kapatid, nung first time ko, mga kapatid, na ma-meet ng ating Panginoon, hindi literal na na-meet, mga kapatid, kundi naramdaman ko ang Diyos sa buhay ko, mga kapatid. Every Sunday na pumupunta ako sa church, ano kayang gagawin ni Lord sa buhay ko? Ano kayang gagawin ni Lord sa buhay ko? Amen. Yun yung mga time na mainit ako sa Panginoon, mga kapatid.
Until such time, mga kapatid, na tayo naman ay mga tao lamang, mga kapatid. Yung ating, yung level ng ating temperatura, minsan tumataas, minsan bumababa, mga kapatid. Pero pag-aralan mo, i-analyze mo, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, praise God, wala ka namang ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoon. Wala ka namang ibang pupuntahan kundi ang ating Diyos, mga kapatid. At saan ba matatagpuan ang ating Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, praise the Lord, minsan nadi-discourage akong mag-virtual, mag-online. Kasi minsan, Pastor, nandito lang ako ha. Pa-like-like lang. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. At gusto ng Diyos, mga kapatid, isa sa mga greatest commandments, mga kapatid, na binigay ng ating Panginoong Jesus is to love your neighbor. How can you love your neighbor if you're not around? Diba? Mga kapatid, praise God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ang message ng ating Panginoon, bakit wala ka sa church? I mean, bakit wala ka sa sarili mo? Because you are the church. Amen. Nakatingin ka sa akin, pero malayo ang iniisip mo. Bakit wala ka sa church? Bakit wala ka sa sarili mo sa umagang ito, Nanay Dory? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hindi natin kailangan, mga kapatid, ng praise the Lord, nung bongga, mga kapatid, na pagbibihis pag pumunta sa church. Kailangan lang natin maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan, mga kapatid, yung mga borloloy, mga kapatid, sa ating mga katawan. Praise the Lord. Ang kailangan natin, mga kapatid, praise God, ay ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga sarili bilang isang sakripisyo. Amen? At yung sakripisyo na tinutukoy dyan, mga kapatid, buhatin mo yung paa mo, dalhin mo sa church. Yan yung sacrifice na hinihingi ng ating Panginoon. Mahirap pong buhatin yung paa natin, mga kapatid. Amen? Minsan ako, mga kapatid, pagka sumasakit yung mga apa ko, ginaganyan ko talaga. Amen? Nakakaraos naman tayo, mga kapatid. Praise God. Sacrifice. Amen? Praise the Lord. Hindi mo kailangan, mga kapatid, amen, praise God, ng mag-isip. Ang kailangan mo lang, ituon mo sa Diyos. Praise God, ang kaisipan na yan. Amen? Praise the Lord. Hindi mo kailangan mag-bis ng maayos, praise God, kung wala ka namang pupuntahan, mag-bis ka ng maayos kung pupunta ka kay Lord. Amen? Minsan, mga kapatid, pag pupunta tayo sa church, nakakalimutan natin mag-supply. Kaya, paglabas natin, mga kapatid, para natatakot yung mga tao sa labas, mga kapatid. Amen? Tingnan din natin yung sarili natin minsan sa salamin. Kaya ako, mga kapatid, sa poste namin may salamin. Pag pumunta ka ng kusina, makita mo yung sarili mo kasi madadaanan mo yung salamin. Pag pumunta ka ng kwarto, madadaanan mo pa rin ng salamin. Pag lumabas ka, madadaanan mo pa rin ng salamin. Lagay mo sa haligi, sa sentro ng bahay niyo, mga kapatid. Diba? Amen? Hindi makakaligtas ang pimples, mga kapatid, pag may salamin. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ang message ng ating Panginoon, praise God, bakit wala ka sa church? Hindi mo ba namimiss yung katabi mo? Amen? Praise the Lord. Hindi mo ba namimiss yung hilik ng katabi mo? Mga kapatid, ano ang magiging future ng church kung wala tayo sa church? I mean, nandyan ka sa church pero wala ka sa church. Wala ka sa sarili mo. Praise God.
Amen. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Hindi lamang po manatili tayo na tagapakinig, kundi meron tayong gagawin, mga kapatid. Praise the Lord. Ang message ng ating Panginoon, bakit wala ka sa church? Amen? Hindi ko alam, mga kapatid, yung mga dahilan kung bakit may struggle kayo sa inyong mga buhay bilang isang Kristiyano. Pero dapat, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, dapat meron kayong commitment sa church. Praise God. Ang totoo niyan, mga kapatid, kung mahal mo talaga ang local church mo, alam mo rin dapat, mga kapatid, ang mga pangangailangan sa loob ng iglesia. Amen? Hindi tayo inanyayahan ng Diyos, mga kapatid, na sumama at dumalo sa isang local church para lang magsaya, magtawanan, mga kapatid. Hindi tayo inanyayahan ng Diyos para lang mag-encourage, mga kapatid, kung may mga problema. Actually, mga kapatid, inimbitahan tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng commitment sa loob ng simbahan. Praise God. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, para hindi tayo maligaw sa landas. Tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, dahil gusto ng Diyos, maligtas ka. Amen. Nalalang yung parable ng tupa. Nung pauwi na ang ating Panginoon, 99 lang nung binilang niya, may nawawalang isa. Nung na-secure niya yung 99, umalis siya. Hindi naman siya umalis, mga kapatid, na iniwan niya lang yung 99. Inilagay niya sa isang, ano man tawag doon? Kwadra pagkabayo. kulungan ng mga tupa, mga kapatid. Tsaka niya hinanap yung isang nawawala. Ikaw yun. Ako yun, mga kapatid. Praise God. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, dahil ayaw niya tayong malayo tayo, mga kapatid, sa kanyang presensya. Where art thou, Adan? Adam? Nasaan ka, Adan? Hindi niyo ba naisip, mga kapatid, na si Adan ay nagtago dahil sa kanyang kasalanan? Ganon din po tayo sa kasalukuyan. Pag marami tayong nagagawang kasalanan, hindi na rin tayo lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Nahihiya na tayong lumapit sa Diyos. Nahihiya na tayong lumuhod sa Panginoon. Nahihiya na tayong lumapit sa Diyos dahil paulit-ulit yung ating mga nagagawang kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me. Amen. Lahat kayo, ang sabi ng Diyos. Praise God. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, upang sa ganun hindi tayo malayo sa kanyang presensya, mga kapatid. Amen. Maraming nakatagong issue sa ating mga buhay, mga kapatid. Pero isa lang ang alam ko, mahal tayo ng ating Panginoon. Marami tayong pinagdaraanan. Marami tayong mga problema, mga kapatid. Pero isa lang ang alam ko, mahal tayo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, nakikita natin every Sunday yung mga katabi natin nakangiti. Pero sa likod ng mga ngiti na yan, may pagsubok yan. Amen. Mahigpit kung makipagkamay. Praise God. Nakikipagbeso-beso. Pero sa likod ng mga ngiti na yan, may pagsubok yan. Amen. At pagpunta ka ng simbahan, mga kapatid, dapat nakaredy ka, hallelujah, na ipakita sa Kanya na handa mo siyang damayan sa Kanyang problema. Kaya nga tayo ginather ng ating Panginoon, mga kapatid, sa loob ng isang simbahan upang tayo'y magpalakasan. Ano? Tama ba? Maging kalakasan natin ang bawat isa. Yun ang tamang term, mga kapatid. Eh kung may problema ka na, kinamayan mo pa, tapos, ay sis, hindi pa kasi ako kumakain. Lahat ng gutom, magsabing amen. Oh, gutom tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Mamaya, magpapakain kami ng salita ng Diyos. Praise God. Sagot ko kayo, mga kapatid, sa prayer. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid. Praise God.
na hindi mag-OOTD mga kapatid sa church. Alam niyo yung OOTD? Ano? Mag-outfit of the day. Minsan hindi ko alam yung OOTD. Pastor, OOTD muna. Ano yun? Outfit of the day pala yun mga kapatid. OOTD. Praise God. Tinawag tayo ng Diyos mga kapatid to present our body, mga kapatid, sa Kanya, mga kapatid, as a living sacrifice, hindi para mag-OOTD, mga kapatid, sa loob ng simbahan. Amen? Praise God. Sabagat nakikita lang Diyos, hallelujah, ang ating mga kahirapan, nakikita lang ating Panginoon, praise God, kung ano ang ating mga pinagdadaanan, kaya seryosohin natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Nakikita tayo ng Lord, mga kapatid. Amen. Minsan, pag pumunta tayo sa church, baka merong family dyan, mga kapatid, na hindi magkasundo. Pupunta sa Pnr, yung isa pupunta sa derecho, yung isa pupunta sa dati, mga kapatid. Dating daan daw sa Minister Jorinda. Amen. Yung iba naman, may panghapon. So, panghapon na lang ko, day. Mga kapatid, praise the Lord. Amen. Kaya pag pumunta tayo sa church, mga kapatid, dapat ready tayo, hallelujah. May mga tao, mga kapatid, sa likod ng kanilang mga mangangiti, mga kapatid, merong matinding problema sa buhay. May mga tao, akala mo, okay sila, mga kapatid, pero may mga pinagdadaanan, may mga kahirapan sa buhay, mga kapatid, at minsan nagdududa pa kung totoo ba ang may Diyos. Kahit linggo-linggo tayo kung nag-a-attend, mga kapatid, hindi natin talaga masasabi, praise God, kung ano ang nararamdaman ng katabi natin. Pero isa lang ang alam ko, mga kapatid. Ano man yan, ano man yung dinadala mo, hinahawakan ni Lord yung balikat mo. Ano man ang daladala mo, kapatid, praise God, hinahawakan ni Lord ang ulo mo. Praise the Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya lamang, mga kapatid, walang imposible sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Usually, mga kapatid, kapag ang isang tao ay pumunta sa loob ng simbahan, isa lang ang pakay niyan. Either magsimba o magsira. Mga kapatid, magsira ng mood. Praise God. Amen. Yung iba naman, mga kapatid, nagre-research lang kung anong meron, mga kapatid. May iba rin, mga kapatid, hallelujah, na kailangan lang talaga ng kaibigan, kailangan na ng kausap, mga kapatid. May iba rin naghahanap ng church, mga kapatid, na akma sa kanilang lifestyle. Kung gusto ng mga yayamanin, mga kapatid, punta kayo dun sa FFC. Kung gusto nyo naman ng Holy Ghost Revival, pumunta kayo ng UPC. Oh, ba't kayo natahimik, mga kapatid? Anong gusto nyo? Mga social o sa revival? Revival, mga kapatid. Amen. May mga iba dyan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Na naghahanap lang ng church. Praise God. Pansamantala lang, mga kapatid. Dahil hindi pa talaga sila nakapag-decide. Hallelujah. Kung sa appearances lang tayo titingin, mga kapatid, hindi talaga natin masasabi, praise God, kung ano ang tunay na nangyayari sa katabi natin. So ang tanong natin, mga kapatid, bakit kailangan nating i-discover, i-rediscover ang church? Bakit kailangan nating i-rediscover ang sarili natin, mga kapatid? Praise God. Sapagkat ang katawan na yan, mga kapatid, ay pag-aari ng Diyos. At alamin mo kung tahanan pa ba ng Diyos yan. Praise God. Ano ang dahilan, mga kapatid, para gumising tayo ng maaga? Pag Sunday, anong dahilan? Bakit tayo nagigising ng maaga, mga kapatid? Praise God, tatlong tabo, tatlong timba, mga kapatid, ay inubos natin sa pagligo. Praise the Lord. Anong dahilan? Bakit tayo nagiging mabango sa harapan ng Diyos?
dahil pre-prepare natin ang ating mga sarili para sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Ano ang dahilan para gumising tayo ng maaga, mga kapatid? Yung iba, alas tres, gising na. Yung may naalala ko, mga kapatid, yung iba, nakadilat na, mga kapatid, pero tulog. Praise God. Amen? Bakit ka babalik, mga kapatid, sa particular na church na ito kung marami kang options, may online? Amen? In fact, mga kapatid, bakit ka babalik sa isang Christianity, mga kapatid? Praise God, kung marami ka namang questions sa buhay. Praise the Lord. Hindi naman inihanda, mga kapatid, ng mundong ito yung pangangailangan natin, kundi ang naghanda ang Diyos. Praise God. Ano ba ang church para sa'yo? Amen. Ito ba ay parang self-help lang, mga kapatid, na isang member ka lang ng isang club, mga kapatid, Filipino club, Araling Panlipunan club? Amen. Praise the Lord. Ito ba ay samahan ng mga taong parehas lang ng paniniwala? Ito ba ay samahan, mga kapatid, ng mga magaganda? Amen. Kahit noon, mga kapatid, praise God, hallelujah, hindi pa nagsisimula ang pandemic, madalas talaga, mga kapatid. Blanco yung katabi mo. Praise God. Amen. Bilang isang pastor, mga kapatid, na memorize natin pag nakatayo tayo sa harap kung nasaan yung mukha nung isa. Kagaya nung Sunday, ang pagkaalala ko, Sister Marita, nandito banda. Praise God. Si Nanay Karina nandun. Si Sister Dory nandito. Bakit nagkapalit-palit kayo ng mukha, mga kapatid? Pero si Nanay Amin nakaistik sa upuan niya. Katabi parati si Nanay Flor, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, ang buka ng ating mga bibig, mga kapatid, ay puro chismis lamang. Pero pagdating sa salita lang ng ating Panginoon, OA. Amen. Sino sa inyo dito, mga kapatid, ang hindi nahihiyang mag-share ng salita ng Diyos? Praise God. Yung ibang Kristiyano, mga kapatid, OA para sa kanilang kaligtasan ng isang tao. OA sa kanila, mga kapatid, na sabihin mo kailan mo iligtas ang kaluluwa mo. Praise God. Mas okay sa kanila, mga kapatid, pag-usapan ng buhay ng may buhay. Mas okay sa kanila, mga kapatid, na pag-usapan ng kahinaan ng ibang tao, mga kapatid. Mas okay sa kanila na pag-chismisan ng buhay ng kapwa Kristiyano kaysa sa mag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Hindi rin naman talaga sanay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang mga taong ganito, praise God, dahil sa preaching pa lang, minsan lumalabas, minsan... Baka masaktan kayo, mga kapatid, ha? Pagdating ng church... Huwag na lang. Hindi, sabi ng ating Panginoon, if you love somebody, tell him or tell her, mga kapatid. Amen. Praise God. Merong isang church na pinuntahan ko, mga kapatid. Nag-preach ako doon. Pagdating ng isang kapatid at dumiretso agad sa harap, ay sa likod. Sa likod talaga. Tinanong ko yung pastor, saan ba talaga nakupo yan parati? Kasi twice yun, mamagkasunod ako nag-preach doon, dalawang Sunday. Pastor, nakita ko yung kapatiran. Tuwing darating, late, tapos ang bakante yung harap, mga kapatid, ha? Ang lagi niyang dinediretso sa likod, mga kapatid. Hayaan mo na yan, pastor. Ano yan? Halayan mo na yan, Brad, kasi Brad pa ako. Hayaan mo yan, Brad, kasi ganyan talaga yan siya. Nagsiselfie muna. Amen? Praise God. Yung mga taong ganito, mga kapatid, praise the Lord, ay hindi po talaga malalim sa salita ng Panginoon. Praise God. So ano ba talaga ang nangyayari, mga kapatid, pag nagpunta sila sa church? Alam nyo ba na ang church ay apple of the eye ng ating Panginoon? Amen? Praise God. Tayo ang dahilan.
kailan, mga kapatid, kung bakit tayo itinayo, bakit itinayo ng Diyos ang simbahan. Praise God. Dahil gusto ng ating Panginoon, dito tayo pumunta, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, ang church ay essential, mahalaga, importante, mga kapatid. Praise God. Do sinasabi ng iba, mga kapatid, marami, madalas nating naririnig na walang makapagligtas na simbahan. Totoo ba yun, mga kapatid? Eh, saan mo hahanapin ang kaligtasan? Di ba nag-uumpisa sa church? Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Jeremiah 3 verse 14, "Return, unfaithful people, declares the Lord, for I am your husband." Amen? Tayo ay bumalik, mga kapatid, sa ating Panginoon. Praise God. Sapagkat tayo yung kabiyak ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya sa Jeremiah 3 verse 15, mga kapatid, nag-touch ako, mga kapatid, nung pastor's appreciation month, mga kapatid. "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you and with knowledge and understanding," mga kapatid. Nung tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, tayo ay ikinasal sa Kanya. Praise God. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo at dahil tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, mga kapatid, praise God, makikita natin na sinasabi din ng ating Panginoon sa Bible that God is a jealous God. Pagka tayo, mga kapatid, ay meron ng asawa, praise God, at tayo ay nakipagtipan pa sa iba, magseselos yung asawa natin. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Kapag meron kang ibang iniintindi higit sa Kanya, magsiselos ang ating Panginoon. Praise God. God is a jealous God, mga kapatid. Exodus chapter 34 verse 14, "Because you must not worship any God except for me. My name is a jealous. I am a jealous God." Sabi ng ating Panginoon, praise God. Kung ang mga asawa natin, mga kapatid, kung ang mga nakaisang dibdib natin, mga kapatid, ay seloso, selosa, mga kapatid, ganun din ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ang tanong niya, "Nasaan ka? Bakit wala ka nung linggo? Nasaan ka? Bakit wala ka sa church?" Siyempre, nag-iisip, mga kapatid, kung tayo mga tao, nag-iisip tayo, bakit wala pa kaya ang asawa ko? Saan na naman kaya pumunta ang asawa ko? Bakit anong oras na wala pang asawa ko? Kaya tinatanong ni Lord, "Bakit wala ka sa church?" Amen? Praise God. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, nung tinuruan ni Apostol Pablo, mga kapatid, praise God, ang Ephesian Church, hallelujah, kanyang sinabi, mga kapatid, sa Efeso, "Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia." Praise God, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Praise God, hallelujah. Ginawa niya ito upang ang iglesia, mga kapatid, ay maiharap sa Diyos, sa kanya, mga kapatid, sa sarili, mga kapatid, sa kanyang pagnanais na tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid, kaya itinayo ng Diyos ang church. In this rock, sabi niya, ano sabi niya? "I will build my church." Praise God. Kaya ang foundation, mga kapatid, ng isang simbahan, kung hindi si Kristo, hindi magtatagal yan, mga kapatid. Pero kung ang church, mga kapatid, praise God, kung ang pundasyon ay si Kristo, mga kapatid, praise the Lord, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, tatayo pa rin yan dahil may Kristo Jesus. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, dahil hindi siya nagkukulang, hallelujah, sa ating mga buhay. At pinipili natin, mga kapatid, na pumunta sa church. Amen.
Praise God. Sa mga turo ni Pablo, mga kapatid, praise God, sa Ephesians chapter 5, hallelujah, ginamit ni Pablo, mga kapatid, ang description, mga kapatid, ng isang relasyon na magkaroon ng isang kasal, mga kapatid, o isang pag-iisang dibdib, mga kapatid, ng Diyos at ng tao. Amen? Bakit? Para magkaroon sila ng commitment sa bawat isa. Kung hindi ka kasal sa ating Panginoon, wala ka talagang commitment. Everybody say amen. Amen. Kung hindi kayo nagpakasal sa ating Panginoon, praise God, hallelujah, in biblical term, kung hindi tayo nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, wala tayong magiging commitment sa Diyos. Amen. Praise God. Kaya itinuro ito ni Pablo, mga kapatid, na napakalaga ang kasal, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo at ikaw dahil merong commitment dyan. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Para mas maintindihan natin, mga kapatid, ang mga bagay sa loob ng church, dapat meron tayong commitment, mga kapatid. Sa biblical aspect, mga kapatid, praise God, yung asawang babae na tinutukoy, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, tayo yun. Amen? Praise the Lord. Ang groom ay ang ating Panginoon. At tayo, mga kapatid, ay bride. Amen? Tayo ay nakipagtipan sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang buhay mismo. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Gayon din ang ginawa ng Diyos, praise God, ang nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Siya ay pinanganak, mga kapatid, at nang sa ganon, praise the Lord, magkaroon ng dugo at nang siya'y lumaki, mga kapatid, praise the Lord, ang kanyang ministry sa lupang ito, mga kapatid, ipinako siya sa krus. Hallelujah! At tayo ay tinubos. Praise God. Kaya walang dahilan, mga kapatid, praise the Lord, na hindi natin pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang sakripisyo, mga kapatid, sa krus, pinatawad tayo, mga kapatid, hallelujah, ang lahat ng ating mga kasalanan, praise God. Pero hindi basta-basta magpatawad ang ating Panginoon. If you have faith, sabi niya, mga kapatid, kung meron kang pananampalataya, patatawarin ka ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya, what do you expect? Amen? Tayo ay naging banal, mga kapatid, dahil sa pag-alay ni Kristo sa kanyang katawan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, marapat lamang, hallelujah, na ang katawan natin ay ingatan din natin sapagkat yan ay templo ng Diyos. Praise God. Ephesians chapter 5 verse 9, verse 29, mga kapatid. Ito ay sapagkat wala pang sino mang namuhi sa kanyang sariling katawan, kundi inalagaan ito at minamahal tulad ng ginagawa ng Panginoon sa iglesia. Praise God. Kaya sikapin natin, mga kapatid, na ang katawang yan ay dalhin sa loob ng simbahan upang sa ganon hindi mahulog sa kamay ng Diyos. Praise God. Ano bang gusto nyo? Mahulog? Magpatihulog? O ihulog kayo ng Diyos? Pare-pareho lang yung mahulog din kayo, mga kapatid. Amen. Kaya lagi nating dalhin, mga kapatid, ang templong ito, mga kapatid, sa church, upang sa ganon, laging naroon, laging pinifil, mga kapatid, ng Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Wala ni isa sa atin dito ang karapat-dapat. Tandaan nyo yan. Amen? Tayo ay naririto, mga kapatid, dahil umaasa tayo sa habag ng Diyos. Amen? Dahil kung lahat tayo ay nararapat na sa Diyos, hindi na natin kailangang mamaten. Hindi na natin kailangang makarinig ng Word of God. Hindi na natin kailangang umaten sa isang church, mga kapatid. Praise God. Pero dahil tayo, mga kapatid, ay hindi karapat-dapat, mga kapatid, tayo, mga kapatid, hallelujah, praise God, ay, ano mang tawag doon?
yung inampun ng ating Panginoon. Inadapt tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang habag, mga kapatid, na dapat ang maliligtas lang ay mga Israelites. Amen. But because of the love of God, mga kapatid, sinama niya tayo, mga kapatid. Praise God. Umasa tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, mga kapatid. May mga miracles na gagawin ng Diyos sa church na ito. May mga miracles na gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen. Praise God. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, praise God. Kayo nga ang lahat ay isang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayo ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya nga kapag tayo ay nawala yung isang parte, mga kapatid, hinahanap ito ng Diyos. Praise God. Sapagkat ito'y mahalaga at merong gampanin, mga kapatid. Praise God. Hinahanap niya ito, mga kapatid, hindi dahil hindi niya alam kung nasaan. Adan, nasaan ka? Hindi hinahanap ng Diyos, mga kapatid, si Adan dahil hindi niya alam. Alam ng Diyos kung nasaan si Adan. Eh kung sa atin ngayon, mga kapatid, sabihin ng ating Panginoon, Sister Jorinda, nasaan ka? Nasa church po, Lord. Salamat naman, Sister Jorinda, nandiyan ka sa church. Amen. Praise God. Hinahanap tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi sa nawawala tayo, mga kapatid. Dahil gusto ng ating Diyos, mga kapatid, na nasa presensya lang tayo ng ating Panginoon. Amen. Lagi tayong hinahanap ng Diyos. Lagi niyang tinatanong bakit wala tayo sa church. Dahil ang church, mga kapatid, ay ang mismong katawan ni Kristo. Hallelujah. Kung saan ang isang bahagi. Kapag ang isang bahagi ay nawala, hinahanap ni Lord. Amen. Tinatanong ng Diyos, mga kapatid, Where art thou, Adam? Amen. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Roma, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Amen. Gayun din naman, kahit na tayo marami, mga kapatid, nabubuo tayo sa isang katawan at yun ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Praise God. Sa katawan ni Kristo, mga kapatid, sa church natin, hallelujah, wala tayong ibang dapat gawin, mga kapatid. Walang ibang pinakamahalaga, mga kapatid, kundi ikaw sa harapan ng Diyos. Amen. Lahat ay pantay-pantay sapagkat bawat isa ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na si Sister Ruby na lang kasi siya naman ang malaking sweldo. Hindi mo pwedeng sabihin na si Brother Robert na lang kasi siya naman ang driver. Hindi mo pwedeng sabihin si Brother Renel na lang kasi siya naman ang call center. Mga kapatid, meron tayong dapat gawin. Meron tayong mga gampanin sa loob ng simbahan, mga kapatid. Hindi porket nasa call center, kaya ikaw na lang ang worship leader. Ikaw na lang ang song leader. Ikaw na lahat. Sabi nga ni Jacqueline Jose, bakit ako na lang? Kayo naman. Amen. Praise God. Ang isang katawan, mga kapatid, praise the Lord. Kung merong nararamdaman yan, hallelujah, anong ginagawa? Ginagamot yan, mga kapatid. At ang gamot niyan, mga kapatid, huwag mong ihiwalay sa katawan na yan. Amen? Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ang mata mo, praise God, ang nagdudulot, praise God, hallelujah, ng pagkahamak ng kaluluwa mo, dukutin mo. Amen? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, praise God, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi mo kailangang dukutin yan. Hindi mo kailangang putulin yan, mga kapatid. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. Amen. Hindi sinabi ng Diyos, makasalanan ka. Yung
part ng katawan mo na yan, makasalanan, putulin mo at lumapit ka sa akin. Hindi naman sinabi ng Lord yon, mga kapatid. Basta ang sinabi ng ating Panginoon, come to me. Call unto me and I will answer thee, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon. And I'll show you the great things that knowest not, sabi ng ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Lahat tayo ay bahagi, mga kapatid, ng grasya na ibinigay ng Diyos. Ang sabi ng James chapter 2 verse 17, mga kapatid, walang pagtatangi sa mas mayaman, walang pagpipili sa mga mas makilala, mga kapatid. Pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil lahat tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang sabi ng video ni Brother Jericho, ano? I have chosen you. Sabi niya, mga kapatid. Na red mark pa, mga kapatid. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay narito, mga kapatid, dahil tinawag tayo ng Diyos. Huwag tayong darating sa point ng buhay natin na sasabihin ng Lord sa atin, nasaan ka? Amen? Praise God, hallelujah. Kung sa mga trabaho nga natin, mga kapatid, pag tayo ay nakapag-bandiklak na, kung kapag tayo ay nakapag-time in na, mga kapatid, praise God, at umalis ka, hahanapin ka ng boss mo, di ba? Lalo lang ating Panginoon, mga kapatid. Pagkatapos mong humingi kay Lord, lumabas ka na sa kanyang presensya. Amen? Sa tingin mo, sasahod ka. Praise God, hallelujah. Huwag nating gawin, mga kapatid, praise the Lord, na laro-laro lamang, mga kapatid, hallelujah, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat meron tayong commitment sa ating Lord, mga kapatid. Amen? Kaya't huwag nating sayangin ang mga sandali, mga kapatid, na tayo po ay nakakasumpong pa sa ating Panginoon. Praise God. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now, sabi niya, mga kapatid, while He is near. Amen. Praise God. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, sasabihin ng tao, alam ko na yan, alam ko na yan. At darating na rin ang panahon, mga kapatid, hallelujah, na hindi na rin tayo pakikinggan ng Diyos. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, hindi na rin natin mahahanap ang ating Panginoon. Kaya't sa umagang ito, mga kapatid, habang tayo'y naririnig pa ng ating Panginoon, habang nare-reach out pa natin ang ating Panginoon, habang nakikinig pa ang Diyos sa atin, mga kapatid, habang nahahanap pa natin siya, tumawag tayo sa Diyos. Amen. Ibigay natin ang Diyos, mga kapatid. Ibigay natin sa Diyos ang oras natin, mga kapatid. Praise God. Seek the Lord habang siya'y malapit pa. Seek the Lord habang nakikinig pa sa atin, mga kapatid. Praise God. Tumawag tayo sa ating Panginoon habang may pagkakataon pa tayong tumawag sa Kanya, mga kapatid. Amen. Pag tayo'y hinatulan ng Diyos. Dalawa lang ang pupuntahan natin, mga kapatid. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, ito yung panahon. Praise God, ito yung araw, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos para makalapit tayo sa Kanyang presensya, mga kapatid. Amen. Hindi ito yung panahon para mag-isip ng ibang bagay, para mag-backslide, mga kapatid. Ito ang panahon, mga kapatid, praise God, na magbalik tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat hinahanap tayo ng ating Diyos. Hinihintay tayo ng ating Diyos, mga kapatid, na lumapit sa Kanya. Hinihintay tayo ng ating Panginoon na tumawag sa Kanya, mga kapatid, dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Nakikita na natin ang mga signs, nakikita natin ang mga palatandaan, mga kapatid, na malapit ng ating Panginoon. Pabilis ng pabilis ang mga oras, mga kapatid. Yung isang buong maghapon mo, napakabilis lang. Napakaiksi lang ng isang araw, mga kapatid. Napakabilis ng isang magdamag. Hallelujah. Ganun nakalapit ang Diyos. Praise God.
Kayo kung hindi ka pa seryoso sa Panginoon, magbago ka na kapatid. Malapit na tayong aharap sa Diyos. Kaya't habang may pagkakataon pa, isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Isuko natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Tumalikod na tayo sa ating mga sala, ng ating mga pita, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, malapit nang dumating ang ating Panginoon. At ako at ikaw ay hahatulan ng Diyos. Amen. Ano ba ang pipiliin natin, mga kapatid? Buhay na walang hanggan, mga kapatid, o walang hanggang kamatayan? Praise God. Kapag nandun na tayo, mga kapatid, sasabihin natin, Lord, nagpagaling naman ako. Lord, nagbibigay naman ako, Panginoon. Lord, naglilay hands naman ako, Lord. Lord, lahat namang ginawa ko, Panginoon, pero bakit naririto ako sa impyerno? Ikaw ang gumagawa, kapatid. Amen. Praise God kung saan ang tungo ng iyong kaluluwa. Binibigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng chance. Binibigyan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, ng pagkakataon upang piliin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, sa loob ng simbahan, hallelujah, ito yung ating training ground, mga kapatid. Huwag tayong manghinayang, mga kapatid, praise God, na dumalo sa loob ng church. Amen. Huwag tayong manghinayang, mga kapatid, sa mga mawawala sa atin dahil magsisimba tayo. Praise God. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, ibibigay ng Diyos basta inuna mo siya. Hallelujah. Amen. Kaya kung hindi pa natin natagpuan, mga kapatid, ang presensya ng Diyos, tayo'y malaya, mga kapatid. Hallelujah. Nakausapin ang ating Panginoon at bibigyan niya tayo, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, ng kapahingahan sa ating mga dinaramdam, sa ating mga kabigatan, mga kapatid. Amen. Paano ka magkakaroon ng mga makalangit na kaalaman? Praise God kung wala ka naman sa loob ng simbahan. Amen. Praise God. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hinihintay tayo ng Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. May pag-asa pa tayo, mga kapatid. Praise God. At pwede tayong lumapit sa harapan ng Diyos. Amen. Shall we all stand, mga kapatid? Amen. Praise God. Habang ginagawa ko yung preaching, mga kapatid, I realize na hindi lang pala yung presensya natin, mga kapatid. Hindi lang yung pinapainit natin yung upuan natin. Dapat meron tayong ginagawa sa church. Amen. Meron tayong commitment sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang para makita tayo ni Pastor, makita tayo ng mga katabi natin, kundi meron tayong commitment sa Lord, mga kapatid. Amen. Ibigay natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos, kapatid. Amen. Praise God, praise God, praise God. Sa umagang ito, mga kapatid, hinihintay ka ng Diyos. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi ko alam kung anong kabigatan mo. Hindi ko alam kung anong mga nararamdaman mo. Hindi ko alam kung anong mga problemang meron ka. Pero ang alam ko lang, kapatid, hinihintay ka ng ating Panginoon. Hinihintay ka ng Diyos na magsabi sa Kanya. Hinihintay ka ng ating Panginoon na nabanggitin mo sa Kanya kung anong nararamdaman mo. Hinihintay ni Lord na sabihin mo sa Kanya ang mga bagay na gusto ng iyong puso, kapatid. Hinihintay ka ng ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, praise the Lord. Kahit na
gaano kabigat ang pinagdaraanan mo. Lagi mong tatandaan na hinahantay ka ng Diyos. Laging naghihintay ang Diyos sa iyo, kapatid. Oh, hallelujah, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, inilalapit namin, O Diyos, ang aming mga buhay sa iyo. Inilalapit namin, Panginoon, ang bawat pasanin na meron kami, Lord. Sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon, inilalapit namin sa iyo, Lord. Nalalaman mo, God, hallelujah, kung anong aming mga pinagdaraanan. Nalalaman mo, Diyos, kung anong gusto ng aming mga puso, Panginoon. Nalalaman mo, Panginoon, kung gaano namin kamahal, Panginoon, ang gawain ito, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, Lord. Pakinggan mo ang aming dasal, Panginoon. Hallelujah. Tawarin mo kami, O God, sa mga pagkakasala namin, Panginoon. Kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga sandaling hindi ikaw ang aming inuuna, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga desisyon namin na ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi namin sinasangguni sa iyo, Lord. Patawarin mo kami, O Diyos, hallelujah, kung nakakalimot kami, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa, Lord, hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nadadala, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Gusto namin, Panginoon, hallelujah, ng buhay na walang hanggan, Lord. Tulungan mo, God, ang katawang ito, Panginoon, bilang templo mo, God. Jesus. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah. Sa mga pangako mo, God, hallelujah, aming pinangahawakan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapagaling, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaan sa aming mga nararamdaman, Lord. Salamat, O Diyos, sa pag-care sa aming mga problema, Panginoon. Salamat, O God, sa pagbangon mo sa amin, Lord, sa tuwing kami nadarapa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagpuprovide mo, Panginoon, sa aming mga pangangailangan sa bawat araw, Lord. Salamat, O God, hallelujah, sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat araw sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa hindi pagkukulang, Panginoon, ng aming makakain, Lord, sa bawat araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng trabaho, Panginoon. Salamat, O God, sa binibigay mo, Panginoon, ng pagkakitaan sa amin, Lord. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa mga ginamit mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Lord. Hallelujah, dalangin namin, Panginoon, praise God, ang mga taong ginagamit mo sa amin, Panginoon, hallelujah, upang mapalapit kami sa iyo, Lord. Dalangin namin ang kanilang mga buhay, Panginoon, na pagpalain mo sila lalo, Panginoon.
Lord Jesus, I pray, O God, ang bawat family, Panginoon, ng simbahang ito, Lord. Ang bawat family ng mga bisita namin, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang mag-provide, hallelujah, sa kanilang mga pangangailangan, O God. O Diyos, narito kami, Panginoon. Merong isang kapatiran ngayon, Lord, na nangangailangan, Panginoon. Pakinggan mo ang kanyang panalangin, Lord Jesus. Hallelujah. Merong ngayong kapatiran, Panginoon. Hallelujah. Na kanyang ipinagdara sa Lord. Hallelujah. Na matapos niya ang kanyang mga bayarin, Lord. Merong kapatiran, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon. Na hindi niya alam kung paano gagawin niya, Panginoon, Lord. Tulungan mo siya. Merong isang kapatiran, Panginoon, na nagdadalawang isip, Lord. Ikaw, God, ang mag-guide sa kanya, Panginoon. Huwag nawa nakatingin siya sa tao, Panginoon, kundi tumingin siya sa iyo, Lord. Merong isang kapatiran, Panginoon, hallelujah, na sa umagang ito, Lord. Hallelujah, ay humihiling, Panginoon. Nabigyan mo siya, Panginoon, hallelujah, ng kagalingan, Lord. Hallelujah, hipuin mo siya, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I pray, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon, Panginoon, sa loob ng kanilang tahanan, I pray, O God. Natugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Tugunin mo, God, hallelujah, ang kanilang mga dasal, Lord. Nakikita mo, Panginoon, hallelujah, ang commitment nila sa loob ng church. Nakikita mo, Panginoon, hallelujah, ang kanilang commitment, O God, sa pagdalo, Panginoon. Lingapin mo sila, Lord Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I pray, hallelujah. Nabigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan, O God, hallelujah. Upang mahandle nila, Panginoon, anumang problema na darating sa kanilang mga buhay, Panginoon. Jesus, napakabuti mo, Panginoon. Jesus, Jesus. I pray, O God, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah.
ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. I pray, O God, for our Asa family. I pray, O Diyos, hallelujah. Praise God. Sa Umangos family, Panginoon. I pray, Lord Jesus, sa Data family. I pray, Lord, hallelujah, sa Mostoles family. I pray, O God, sa Celis family. I pray, O God, sa Sigon family. I pray, O Lord, sa Safi family, Panginoon. I pray for Cristobal family, Lord. Lord, bless them, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray, O God, hallelujah. Praise God. Sa Fuentes family, Panginoon. I pray for Belmonte family. I pray for Villodres family, Panginoon. I pray for Martinito family, Panginoon. Lord, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng provision. Ikaw ang magbigay, Panginoon, hallelujah, sa kanila ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. I pray for every family, Panginoon, sa church na ito. Sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga pledges, Panginoon. I pray, O God, hallelujah, na Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbigay, Panginoon, sa kanila, hallelujah, nang walang mapaglagyan, Panginoon, na mga pagpapalaw, God. I pray, O God, sa aming mga bisita, Panginoon, sa Suarez family. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ano man ang kanilang mga dasalo, God, praise your name, Lord. Ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbigay, magpala sa kanila. Lord God, hallelujah, bless this church, Panginoon. Naghihintay kami, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, napakaliit ng simbahang ito, Lord. Compare sa aming mga bilang, Panginoon. Hallelujah, kung sino man, Lord, ang gagamitin mo, Panginoon, upang magkaroon kami, Panginoon, ng panambahan, Lord, na hindi na namin kailangan magbayad, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay, Lord. Pagpalain mo ang kanyang hanap buhay, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon, in the name of Jesus. I pray, O God, sa community ito, Panginoon, sa Barangay 73, Panginoon, at sa lahat ng barangay, Panginoon, hallelujah. Praise God kung saan nakatira ang bawat kapatiran, Panginoon. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na meron kang miracle na gagawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. I pray, Lord Jesus, ang aming tupda ministry, Panginoon. Lord, aming inihiling, Panginoon, God. Praise God, nabigyan mo kami, Panginoon, ng lugar, panambahan doon, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa music ministry, Lord. Maraming salamat sa LM department, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa youth department, sa bawat leaders, Panginoon. Hallelujah, na ginagamit mo sa simbahan ito, Panginoon. I pray, O God, hallelujah, sa may-ari ng bahay na ito, Lord. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Praise God, sa mga nakatira sa baba, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Hindi man namin alam, Panginoon, kung anong pinagdadaanan ni Lord. But we pray for them, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. God bless everyone. God bless po, God bless, God bless. Can we sing that song? Okay, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat
Praise God. Salamat. Sino bang nabanlawan ngayon? Praise God. Nabanlawan tayo mga kapatid. Kinusgos at binabras pa. Praise God. Salamat sa ating pastor na kahit masakit mga kapatid, tinatanggap natin dahil ito yung salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo ay pupunta tayo sa pagbibigay sa ating gawain. Sabi nito, may basahin lang ako mga kapatid sa Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikapsampung bahagi sa kanilang upang doon ng pagkain sa aking bahay at sa subukan ninyo ako ngayon sa bagay na yaon. Sabi ng Panginoon na hukbo kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dunguanan at ihuhulog ko sa inyo ang isang the Lord pagpapala ng magkaroon ng hindi na silid sapagkat na lagyan. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So lahat tayo ay tumayo at magbigay sa ating Panginoon. The Lord. Yeah.
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you.
I can see.